Isang mabiyayang almusal sa umaga at mapagpalang hapunan sa gabi sa iyo, kapatid. Ito ang ating musika at devotion, isang quiet time para sa iyo. Ang ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa mga awit, Kabanata 50, na may temang ang tunay na mahalaga. Madalas na nahihirapan tayong ituon ang ating isip sa Diyos at maging handa at laan na makinig sa Kanya araw-araw. May ilang nagsasabi na mas madali pa ang maging aktibo sa paggawa ng mga bagay para sa Diyos kaysa maupo, buksan ang puso at isip sa pakikinig sa Kanya. Hindi lahat ng mahalaga sa atin, ayon sa paraan ng ating pag-isip, ay mahalaga rin sa mata ng Diyos. Kahit kailangan nating makinig ng mabuti sa Kanyang salita. Ang pagpunta sa iglesia tuwing Linggo, pagbibigay ng ikapu at kaloob, pagbabasa ng Biblia at pananalangin araw-araw, ay alam nating nakalulugod sa Diyos. Totoong mabuti ang lahat ng ito. Ngunit hindi sapat ang pagtupad lamang sa mga gawain ito. Ang mahalaga ay ang pusong mapagpasalamat, higit kay sandog ng pasasalamat. Sa ating pagtitipon-tipon, higit na mahalaga ang ating papuri, pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. At kasama rito maging ang oras o pagkakataon na hindi natin madamang dapat tayong magpasalamat sa Kanya, doon nagkakaroon ng bagong kahulugan ang pag-awit natin ng papuri sa Diyos. Sapagkat anuman ang ating nararamdaman, kapag tayo'y nagpupuri sa Kanya, ay nabibigyan natin ng karangalan ng Diyos, Ama. At nakagawa tayo ng daan upang maipakita sa iba ang Kanyang dakilang kapangyarihan at kabanalan. Ngunit may mabigat na hatol laban sa mga mapag-imbabaw na pagpupuri sa Diyos, ngunit sinusuway naman ang Kanyang mga utos. Hindi nakukuha ang Diyos sa maling palabas ng reliyon. Tingnan ang dalawang paraan kung paano ito ipinaliwanag ni Jesus sa Lucas chapter 6 verse 43 hanggang 49. Idalangin po natin, kapatid. Panginoon, banal at dakila ka, ibang-iba ka po sa akin. Ngunit hangad ko ang maging tulad mo, patuloy mo po akong baguhin. Yan po ang ating musika at devotion. Isang quiet time para sa iyo. Pagpalain ka, kapatid.
Thank you.